Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagat ang The Uncanny Counter na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang binatilyo na isang araw ay bigla na lang naging pinakamalakas na counter na siyang tagahuli ng mga evil spirit na sumasalim sa mga tao. Kahit ano pa ang ating hinihintay. Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang eksena nang makita natin ang isang school bus na may sakay ng mga malili na bata. At isa sa mga estudyante ang nagdikit ng isang magandang sticker sa kamay ng driver. Sa kasamaang palad, tila may masamang espiritu ang driver habang pinabibilis nito ang bus sa kanyang kasabikan kapag nakasakay na ang lahat ng estudyante. Siya ay nagmamaneho ng walang ingat sa kalsada ng walang pakialam kahit sino at nabangga pa ang mga sasakyan sa kanyang paraan sa kasiyahan. Nauuna ang guro upang pigilan siya sa padalos-dalos na pagmamaneho, ngunit hindi rin siya pinakinggan ng driver. Sa kabutihang palad, ang radar ng aming counter ay si Hannah, nakita ang kanyang presensya, at ang iba pang mga counter ay kumikilos din. Ang healer ng team, si MS Chu, ay dumating sa harap ng boss na may dalawang metal rod sa kanyang mga kamay. Inihagis niya ang isa sa mga poste diretso sa front screen ng boss, inatake ang driver, ngunit iniwasan ito ng driver at pinahihit ang boss upang maiwasan si MS Chu. Pagkatapos, ginamit ni MS Chu ang kabilang poste para paikutin ang bus para hindi ito mabangga sa construction site sa kalsada. Pagkatapos nito, pumunta si Miss Chu upang pagalingin ang isang manggagawa sa tabing daan na naging biktima ng padalos-dalos na pagmamaneho ng masamang espiritu. Samantala, kahit papaano ay pumasok si Hannah sa bus at hinaila ang driver mula sa driver's seat. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng bus ngunit nalaman niyang nabigo ang preno. Samantala, dumating ang isa pang counter, si Mutak, para tumulong sa kanyang sasakyan. Siya ang nagmaneho ng kotse, dumaan sa bus, at pagkatapos ay huminto ito sa gitna ng kalsada. Sinisikap ng masamang espiritu na pabagsakin si Hannah sa panahong ito, ngunit sinaktan siya ni Hannah gamit ang kapangyarihan mula sa teritoryong kanyang tinatawag. Pagkatapos nito, si Mutak, na nakatayo sa tapat ng kotse, ay tinulak ang kotse upang pabagalin ito. Sa kalaunan, pagkatapos ng maraming pagsisikap ni Mutak, sa wakas ay huminto ang boss, ngunit kinuha ng masamang espiritu ang isa sa mga bata na hostage. Pagkatapos ay lumabas siya ng boss at gustong tumakas mula sa pagkakahawak ng mga counter, gamit ang bata bilang isang hostage. Ngunit biglang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata, na ipinadala ang enerhiya ng kanyang pangunahing tauhan, ang pinakamalakas na counter ng koponan, kaya lumitaw si Moon sa bubong ng boss. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ihagis ng masamang espiritu ang kanyang sandata, ngunit tumalon ang masamang espiritu mula sa tulay kasama ang bata sa ilog. Nagiging tense ang lahat kapag nakikita ito, ngunit ginagamit ni Sumon ang kanyang kapangyarihan para hilahin ang driver at ang bata pabalik sa kalsada. Iniligtas niya ang bata mula sa pagkakahawak ng masamang espiritu at pagkatapos ay binasag siya pabalik sa kalsada. Kaya't si Moon ay nagbigay ng pangwakas na sipa sa masamang espiritu na tinatalo siya ng buo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa dibdib ng masamang espiritu at ipinatawag ito. Kinabukasan, nang may pupuntahan sina Hannah at Sumon, nakita nila ang isang bata na naglalabas ng kanyang galit sa isang stuffed toy. Kaya pinuntahan ni Moon ang bata at tinanong kung ano ang problema. Ngunit ang bata ay napakabastos na kumilos kay Sumon at tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Nang sundan nina Sumon at Hannah ang bata sa kanyang tahanan, nakita nilang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina para sa pera. Pagdating doon ng batang iyon, lumapit din sa kanya ang ama at hinihingi ang lugar kung saan itinago ng kanyang ina ang pera. Nang hawakan ni Sumon ang kamay ng ama na iyon para pigilan siyang bugbugin ang bata, nalaman niyang adik pala talaga ang lalaki, at madalas niyang binubugbog ang kanyang asawa, kaya kaso ng domestic violence at ang mga kamay ng counter sa lalaki, sa departamento ng pulisya. Nakita rin ni Hannah ang ilang mga sulyap sa lalaking iyon na nagmamakaawa na maglaan pa ng ilang oras mula sa mga loan shark para mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos nito, ang ina at ang bata ay iniimbitahan sa bahay ng counter kung saan sila ay binibigyan ng pansit upang kainin at gamutin ng mabuti. Sinisikap ng mga counter na alisin sila sa trauma na kanilang kinakaharap dahil sa karahasan sa tahanan. Samantala, may nakikita kaming mag-asawa sa ultrasound room na masaya na makita ang kanilang fetus sa sinapupunan. Mabait silang mag-asawa, at ito ang kanilang unang anak, kaya naman tuwang-tuwa sila rito. Paglabas nila ng kwarto, nakakita sila ng balita tungkol sa scam sa isang residential area. Nawala rin ang buong pera ng mag-asawa sa scam na iyon. Napansamantalang nagpapahina sa kanilang kaligayahan.
Ang babae, si Minji, ay nababalisa nang makita ang balita habang ang lalaki, si Majusok, ay sinusubukang pakalmehan siya na sinasabing ibinaon na nila ang nakaraan at ngayon ay kailangan nilang tumuon sa darating na hinaharap na kasama ang kanilang anak. Mamaya, sa gabi, nakikita namin ang dalawang ikatlong antas ng masasamang espiritu na nagsasaya sa kanilang oras sa isang lugar sa China. Nahanap na ng mga counter sa China ang kanilang lokasyon at ngayon ay sasalakayin na nila sila. Pagpasok nila sa mansyon ng masasamang espiritong iyon, nakita ng counter healer na si MS. So, ang isang biktima na nakahandusay sa lupa. Kaya, sinimulan ni MS. So, napagalingin ang mga sugat ng biktimang iyon. Biglang dumating ang isa pang masamang espiritu, si Wang, mula sa isang sulok at sinalakay ang counter ng healer, si MS. So, ngayon, may tatlong masamang espiritu sa mansyon na iyon at lahat sila ay napakalakas. Si Wang lamang ang pumatay kay MS. So, at sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Ang pangunahing masamang espiritu, si Huang Pilguang, ay pumapatay ng isa pang kontra at sinisipsip ang kanyang kaluluwa kasama ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Ang ikatlong masamang espiritu ay si Shelly Choi na nakikipaglaban sa isa pang kontra at napakadaling patayin siya at pagkatapos ay sumipsip ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan. Samantala, ang pinakamalakas sa mga counter ay umaatake kay Huang Pilguang. Ang counter na ito ay mahusay sa psychokinesis tulad ng Sungo ng Korea. Binigyan niya si Huang Pilguang ng isang mahirap na oras, ngunit sa huli, siya ay natalo. Ang masamang espiritu ay naglalaro at pinapatay din ang counter na ito. Pagkatapos, sinisipsip ni Huang Pilguang ang kanyang kaluluwa at muling nag-reclaim ng maraming kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa lahat ng bagong kapangyarihang iyon, ang tatlong masasamang espiritu ay naglalayag patungo sa Korea. Samantala, sa opisina ng imigrasyon ng espiritu, ang mga katapat ng mga counter ng Korea ay nagpapaalam sa kanila tungkol sa nangyari sa China. Sila ay nagbabala sa counter ng Korea ngayon mula sa mga masasamang espiritu na iyon dahil maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng mga counter. Ngayon din ay mayroon na silang kapangyarihan ng mga Chinese counter kaya kailangan maging maingat sa kanila. Nang maglaon, naabot ng ilang goons ng mga loan shark ang mag-ina at ang bata na iniligtas kanina ng mga counter mula sa paniniil ng kanilang lalaki. Ngayon, gusto ng mga loan shark na bayaran ng ina at ng bata ang kanilang utang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang mga organo. Nararamdaman ni Hana na may problema ang pamilya. Kaya lahat ng counter ay mabilis na umalis patungo sa lugar kung saan pinahihirapan ng mga goons ang mag-ina. Dinala muna ng doktor ang ina sa likod ng mga blind at tinutukan ng pampamanhid para kunin ang kanyang mga organo. Sa sandaling iyon, ang counter ay umabot doon at iniligtas ang ina mula sa mga goons. Lahat sila ay nakikipaglaban sa masasamang tao. Isang MOTAC ang nagligtas sa bata gamit ang kanyang psychokinesis powers kapag binato siya ng kutsilyo ng isang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babae ay bumalik sa kanyang katinoan at ang ina at ang bata ay muling nagkita. Ang eksena ay lumipat sa isang tila paipong batang lalaki, si Najik Bong, na nag-aalaga ng ilang baka sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa bahay ng baka, pinuntahan ni Najik Bong ang isang batang babae na nakilala niya sa internet. Ngunit nakita ng dalaga si Najik Bong sa unang pagkakataon at mabilis na sinubukang iwasan ito kahit papaano. Hindi niya akalain na magiging tanga pala ang bata, kaya iniwan pa niya ang kanyang kape at umalis sa lugar. Nakita ni Jake Bang na iniwan ng dalaga ang kanyang telepono sa mesa. Kaya kinuha niya ang telepono at hinabol ang babae sa labas na tumitawid sa kalsada sa sandaling iyon. Wala siyang nakitang truck na paparating sa kanya sa kalsada. Sa kabutihang palad, nakarating doon si Jake Bang sa tamang oras at binigyan siya ng sipa, itinulak siya palayo sa kalsada. Sa kasamaang palad, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. At nabangga siya ng truck sa kalsada. Pinagmamasdan ni Im Ho-tak ang buong eksena habang dumadaan sa malapit. Sinundan niya ang bata sa ospital kung saan ang kanyang ama ay umiiyak para sa mas mabuting kalusugan ni Jake Bong. Alam ni Im Ho-tak na ang batang lalaki ay akmang-akma upang maging isang kontra dahil pinahahalagahan niya ang buhay ng ibang tao sa kanyang sarili. Kaya, binigyan niya ng pangalan Jake Bong ang Spirit Immigration Office. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Jake Bong ang kanyang sarili sa isang napakagandang espasyo na tiyak na hindi Earth. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na nagnangalang White Jen. Sino ang nagsabi kay Jake Bong na nasa vegetative state siya ngayon? Napakaliit ng pagkakataong bumalik si Jake Bong sa dati niyang buhay. Ngunit nandyan si White Jen para bigyan siya ng pangalawang buhay. Gusto niyang siya maging kalaban at labanan ng masamang espiritu sa kanyang bagong buhay. Gayunpaman, nagdududa si Jake Bong sa kanyang sariling kakayahan.
Siya ay masyadong mahina at mahihiyain na hindi niya maisip ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa sinuman. Kaya tiniyak sa kanya ni White Jen na dadaan siya sa tamang pagsasanay para maging counter bago pumunta sa totoong laban. Sangayon si Jake Bong sa kanya. Sa susunod na eksena, nakita namin si Minji sa pagdinig ng korte tungkol sa huling hatol ng korte laban sa mga scammer ng residential area kung saan nawala ng pera si Minji at ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, ang hukuman ay hindi makahanap ng sapat na ebidensya para parusahan si Mr. Park ng Becto Company. Matapos ang aksidenteng pagkamatay ng presidente ng kumpanya, si Mr. Park ang kadudadadang sa mata ng publiko kaya nagtipon-tipon ang lahat sa labas ng court para pigilan si Mr. Park at tanungin siya. Gayunpaman, si Mr. Park ay kumuha ng ibang ruta sa paglabas upang maiwasan ang publiko, ngunit sa kanyang sorpresa, si Huang Pilguang at ang kanyang mga kasama ay pumunta doon. Gusto rin nila ng pera mula sa kanya dahil ang presidente ng Baekdo Company na si Lee Chung Jae ay tinalikuran na rin sila. Ngayon, pinagbantaan ng tatlo si Mr. Park at hiniling sa kanya na ibalik ang kanilang pera. Samantala, bumukas ang pinto ng elevator at nakatayo si Minji sa labas ng elevator. Nakita niyang pinahihirapan nila si Mr. Park. Mabilis na inaila ni Kelly si Minjin papasok. Sa kabilang banda, nasa trabaho si Majusok at may nagpaalam sa kanya na pumunta sa ospital. Pagdating niya sa ospital, nalaman niyang patay na ang kanyang asawa at si Mr. Park ay nasugatan ngunit buhay pa rin. Ang lahat ay nag-iisip na si Mr. Park ang pumatay kay Minjin nang pumunta siya roon upang humingi ng kanyang pera. Ang balitang ito ay ganap na sok sa mga piraso. Hindi lang ang love of life niya ang patay, pati ang panganay niyang anak sa sinapupunan ay patay na rin. Nawasak ang buong mundo niya. Sa libing, sinubukan ng mga ahente mula sa kumpanya ng Pay na ipahayag ang kanilang kalungkutan tungkol sa asawa ni Maji Yusof. Pero itinuring niyang sila ang may kasalanan ng pagkamatay ng kanyang asawa, kaya napakabastos niya. Samantala, nakuha ng masasamang espiritu ang kanilang pera mula kay Mr. Park sa kanilang bank account matapos siyang pagbabantaan. Nakatira sila sa isang elite resort area sa pinakamataas na palapag ng isang mataas na gusali. Mula noon, nakita ni Huang Pilguang ang mga ilaw ng mga teritoryong tinatawag ng mga counter. Alam niya na ang mga ilaw na ito ay maaaring magdala ng maraming kapangyarihan sa kanya. Kaya, gusto niyang mahuli ang mga counter sa Korea ngayon. Ang batang lalaki na naaksidente, si Jake Bong, ang kanyang kaluluwa ay nahulog mula sa kalangitan at bumalik sa katawan na naruroon sa ICU ng ospital. Napakasaya niya sa pagkakaroon ng bagong buhay. Nandoon ang MOTAK na naghihintay na magising si Jake Bong. Tapos MOTAK. Kinuha si Jake Bong para ipakilala siya sa ibang mga counter at pagkatapos ay kumuha ng litrato ang buong team para makuha ang moment. Pagkatapos noon, pumunta si Hannah sa ospital para tingnan ang mga alaala ni Mr. Park. Doon, nalaman niyang hindi nag-iisa sina Minji at Mr. Park sa elevator. Naroon din ang tatlong napakalakas na masamang espiritu at posibleng napatay nila si Minjin. Nang sumunod na araw, si Huang Pilguang ay pumunta mismo sa hideout ng counter. Kaya naman mabilis siyang kinilala ni Moon bilang masamang espiritu. Pero wala siyang magawa dahil maraming lalaki sa restaurant na hindi masasaktan ni Somon. Naglalaban sina So Huang Pilguang at Somon sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan sa psychokinesis. Kahit na sila ay nakaupo sa upuan, ang kanilang mga kapangyarihan ay gumagawa ng mga salamin na bintana at mga panel na masira. Ayaw din ni Huang Pilguang na makipag-away physically dito dahil pumunta lang siya doon para i-assess ang kapangyarihan ng Counter of Korea. Iniwan niya ang lahat ng mga counter nang walang karagdagang ginagawa. Paglabas niya, napaluhod si Moon at dumudugo ang kanyang ilong habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan si Huang Pilguang na sakta ng sinuman sa restaurant. Sa kabilang banda, dumudugo din ang ilong ni Huang Pilguang na nagpapahiwatig na napakalakas din ni Somon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang isang police mobile na naghahatid kay Mr. Park papunta sa bilangguan, ngunit dumating doon si Majusok kasama ang kanyang sasakyang bombero. Bumangga siya sa sasakyan ng pulis at natamba ang lahat ng pulis. Pagkatapos ay pumasok siya sa sasakyan at may pagkakataong patayin si Mr. Park. Ngunit pinipigilan siya ng kanyang panloob na sarili na pumatay ng tao. Pinatigil niya ang kanilang pag-iisip. Paano makakapatay ang isang tao ng ibang tao? Nakarating din doon si Imhotep at isinama si Mahusok. Maya-maya, nakita namin sina Mahusok at Summon na nag-uusap dahil matalik silang magkaibigan. Sinubukan ni Summon na kumbansihin si Mahusok na siya ay isang mabuting tao at dapat siyang manatiling mabuting tao.
Ngunit si Mahusok ay nilamon ng kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang asawa at sanggol. Kaya, binanggit niya na hindi na siya mabuting tao. Nang maglaon, nang pumasok si Mahusok sa loob ng bilangguan, sinubukan siya ng ilang mga bilanggo na kutsain na sinasabing hindi man lang makapaghiganti si Mahusok sa kanyang asawa. Nagalit ito kay Mahusok at nagsimula siyang makipag-away sa kanila. Hindi nagtagal, dumating doon ang mga gwardiya ng bilangguan at dinala si Mahusok sa nag-iisang selda. Wala nang pagnanais na mabuhay ngayon si Mahusok. Ginagamit niya ang kanyang kamiseta upang gumawa ng sariling gawang lubid at inilagay ito sa mga bakal na bar ng bintana upang magbigti. Kapag handa na siyang gumawa ng hindi maisip, isang masamang espiritu ang dumarating at pumapasok sa kanyang katawan na pinipigilan si Mahusok na gawin ang hindi maisip. Ang puot at depresyon ni Mahusok ay tinatawag na masamang espiritu at ngayon ang kanyang katawan ay nagkikimkim ng kasamaan sa loob niya. Bumalik sa hideout ng counter, si Jikbong ay nakaamoy ng napakasama. Ang kakayahan niya ay naaamoy niya ang amoy ng masasamang espiritu kung mayroon man malapit sa kanila. Kaya, ang lahat ng mga counter ay naiwan sa direksyon ng amoy ayon sa mga tagubilin ni Jikbong. Ngunit napunta sila sa isang bahay ng baka at walang amoy maliban sa amoy ng dumi ng baka. Kaya akala nila na pagkamalin lang ni Jikbong ang amoy ng dumi bilang amoy ng masamang espiritu. Nang malapit na silang umalis, si Hana ay may mga pangitain na may nambugbog sa isang inosenteng lalaki. Gayunpaman, ang problema ay ang mga pangitain ay mula sa dalawang magkaibang lugar kaya hindi ganap na mali si Jikbong. Kaya, ang mga counter ay nahati sa dalawang grupo. Si Miss Cho at Choi Jiangmal ay pumunta sa Museo ng Sining kung saan matatagpuan nila si Huang Pilguang. Isa itong bitag para sa mga counter dahil gusto ni Huang Pilguang si Sungun doon. Gusto niya ang kapangyarihan ng mga counter matapos silang patayin. Nasa Art Museum din si Huang at sinimulang salakayin ang lumang counter duo. Ang ibang grupo na naghahanap ng masasamang espiritu sa mga bukirin ay nalaman tungkol kay Huang Pilguang sa Museo ng Sining. Kaya, mabilis na umalis si Sungun para sa tulong ng mga lumang counter. Bumalik sa Museo ng Sining, buong lakas ni na Miss Chu at Choi Jiangmo na lumaban kay Wong. Sa isang punto, malapit na nilang patayin si Wong. Ngunit nakikialam si Huang Pilguang sa kanyang mga kapangyarihan sa psychokinesis. Ginagawa niya ang sandata ni Miss Chu na nakaturo sa Choi Jiangmo. Gusto ni Huang Pilguang ang pagkamatay ni Choi Jiangmo sa kamay ni Miss Chu. Ngunit sa kabutihang palad, nakarating doon si Sungun sa tamang oras at pinalihis ang sandata na iyon sa ibang direksyon. Ngayon, magsisimula na ang laban sa pagitan ni Huang Pilguang at Sungun. Parehong makapangyarihan at malakas ang dalawa, kaya napaka-interesante ng laban. Isinabit ni Huang Pilguang si Sungun sa dingding at sinabi na gusto rin ni Sungun na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga masasamang espiritu. Kaya, hindi rin mali si Huang Pilguang na gusto niya ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Naalala ni Moon ang mga mukha ni na Minji at Majusop na iniisip na hindi siya matatalo ng ganoon kaga. Kailangan niyang maghayganti para sa kaibigan niyang si Majusop. Kaya, tinawag ni Sumon ang teritoryo na nagbibigay sa kanya ng labis na kapangyarihan kaya napalayan niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Huang Pilguang. Pagkatapos, itinatali niya ang lahat ng mga paa ni Huang Pilguang na ginagawa itong nakabitin sa kanyang tainga. Biglang dumating doon si Choi Jiang Mo at sinamantala ni Huang Pilguang ang pagkakataon. Siya ay umakit ng baril sa kanyang kamay at nagpaputok ng bala patungo kay Choi Jiang Mo. Iniisip na pupuntahan siya ni Sungun para iligtas ang lumang counter at tama siya. Kaya mabilis na tumalon si Moon kay Choi Jiang Mo at kinuha ang bala sa kanyang sariling braso. Sa kabilang banda, nagawang talunin ni na Miss Chu at Mutak si Wong at pagkatapos ay ipinatawag ni Miss Chu ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ni Wong. Samantala, sa mga bukirin, nag-iisa si Nahana at Jikbong na nakikipaglaban kay Shelly na ginagamit ang kanyang pambihirang bilis para masugitan si Hana. Dahil hindi sapat ang amoy ni Jikbong para mahanap ang masamang espiritu, ginamit ni Hana ang kanyang sentido para masuri ang mga galaw ni Jelly at itinulak ang sarili niyang suntok sa mata ni Jelly. Sa ganitong paraan, masasaktan ng gusto si Jelly at mabilis na umalis doon. Bumalik sa hideout ng mga counter, si Choi Jiangmo ay nagalit kay Sungun na sinasabing itinaya niya ang kanyang sariling buhay upang iligtas ang isang lumang counter na hindi maaaring makatulong sa koponan. Ang Sungun ang pangunahing counter na ang mga kapangyarihan ay sapat para sa team na umasa. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.